Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. We need, brethren in Christ, to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. Let us read here in Romans 12:19, Tagalog ang Biblia. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. And in Mrs. Translation, Romans 12:19, don't insist on getting even. That's not for you to do. I'll do the judging, says the Lord. I'll take care of it. And in BBE Translation, Romans 12:19, do not give punishment for wrongs done to you. Dear brothers, let me repeat, do not give punishment for wrongs done to you, dear brothers, but give way to the wrath of God, for it is said in the holy writings, punishment is mine, I will give reward, says the Lord. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon, mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Romans is no other than Apostle Paul himself. And Apostle Paul, known as a man of revelation, dahil sa mga kadakilaan at kayamanan ng mga kapahayagan ng Diyos na ipinagkaloob sa kaniya. And Apostle Paul wrote almost 1/3 of the New Testament books, and his epistles, his writings, known as Pauline epistles, brethren in Christ. And some of them known as pastoral epistles, other are prison epistles, and other are general epistles, brethren in Christ. At ito nga po ay kanyang epistle or letter sa mga mananampalataya sa Roma o sa mga iglesia na nasa Roma, mga kapatid. At ang wika po ni Apostle Paul ay huwag kayong mga gigantihan, dahil para bang common na sa isang tao, usual na sa isang tao, ordinaryo na lang sa isang tao na kapag ginawa ng masama ay gagantihan ng masama. Mga kapatid, hindi po ito ang perspektibo na mayroon po ang banal na kasulatan. Kaya sinasabi po ni Apostle Paul, huwag kayong mga gigantihan, because under the law, brethren in Christ, is talagang mata sa mata, ipin sa ipin. Mga kapatid, dugo ang inutang, dugo ang magiging kabayaran. So, na-practice po in the Old Testament ang tinatawag natin na paghihigantihan, o yung tinatawag natin na vengeance, brethren in Christ. Subalit, under the new covenant, this practice is no longer observed, brethren in Christ, dahil maging ang Panginoon ay tayo ay pinatawad at hindi siya naghiganti sa mga nagawa nating pagkakamali, pagkukulang, at mga pagkakasala. Kaya sinasabi po dito, huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, as brothers and sisters, as part of God's family, ay kailangan tayo ay hindi marunong magiganti sa mga taong nakagawa sa atin. Kasi yun nga pong binasa natin kanina sa BBE translation. Sabi niya, mga kapatid, do not give punishment for wrongs done to you. Yung mga maling nagawa ng ating mga kapatiran ay hindi po natin dapat gantihan rin ng isa pang kamalian. Kaya dito, mga kapatid, binanggit rin po sa Mrs. Translation na ang paghihiganti ay trabaho po yan ng Diyos. Ang paghatol ay trabaho po yan ng Diyos. Ang
pag-reward ay trabaho po yan ng Diyos. Kaya wag po natin yung i-insist ang pagiging patas. Kasi actually mga kapatid, para bang unfair ano, na ikaw na ang ginawa ng masama, ikaw pa yung lalapit sa kanya, ikaw pa ang mag-aalok ng pagpapatawaran. So para bang it seems very unfair, have we recalled yung sinabi ng ating Panginoon na kung naghahandog ka at nalaalam mo ang iyong kapatid na may laban sa iyo, iwanan mo muna ang iyong handog sa altar at ikaw ay pumaroon sa iyong kapatid na may laban sa iyo at makipagkasundo ka. At kapag ka nagkasundo na kayo, muli mong balikan ang iyong handog at ihandog mo sa Panginoon. So, brethren in Christ, para bang it seems, para bang unfair? Pero dito, sinasabi po dito, don't insist on getting even. Kasi minsan na tinatawag natin, gusto ng mga tao yung pantay-pantay. Tama nga naman po yun on at first, brethren in Christ, pero again, sinasabi po dito ng Bible na bagamat minsan tayo ay naaargabyado, nadidihado, or minsan para bang tayo ay parang talo, it's okay, brethren in Christ, kasi in God's, ang mga nagpapakababa, yun po ang itinataas, mga kapatid. Kaya hindi po natin kailangan ipagpilitan o kailangan pantay. Pag ginawan mo ako ng masama, gagawan din kita ng masama. Pag ginawan mo ko ng mabuti, gagawan kita ng mabuti. Hindi po. Sabi nga ng Bible, mga kapatid, ibigin natin ang ating mga kaaway, ipanalangin natin ang ating mga kaaway, pagpalain natin ang ating mga kaaway. Kasi mga kapatid, yan po ang kagustuhan ng Diyos na ating pong isagawa at isapamuhay, mga kapatid. Again, don't ever ever insist on getting even with others, brethren in Christ. Rather, tayo ay dapat maging mapagpakumbaba, ipaubayan na lang po natin sa Diyos ang lahat, because He's the one na mayroon pong karapatan para humatol, may karapatan para maghiganti, at para karapatan para mga kapatid magparusa. That's why our today's message entitled Things That You Can Do. Kasi tulad nga ng sinasabi ko, ang paghatol ay hindi po trabaho natin yan. Trabaho po yan ng Diyos. At ang pagpaparusa ay hindi po trabaho natin yan, kundi trabaho ng Diyos. And of course, brethren in Christ, ang paghihiganti ay hindi po natin trabaho yan, kundi trabaho po yan ng Diyos. But beside all of those things, mayroon naman po tayong mga bagay na magagawa natin, mga kapatid. At ito nga po ang ating babalang kasin. In our today's promises, we are going to acronym the word protail, brethren in Christ, or futile, futile. F-U-T-I-L-E, brethren in Christ, futile. So, ito po ang ating i-acronym ngayon, mga kapatid, upang tayo ay patuloy na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos, lumakad sa pag-ibig po ng Diyos. Mga kapatid, first point, don't insist on getting even, be forgiving. Kasi i-anticipate natin na yung ating mga kapatiran ay talagang magkukulang yan, magkakamali yan, magkakasala yan, mga kapatid. At kailangan lang po natin ang maging mapagpatawad. Kaya nga, ang Panginoon ay naging mapagpatawad sa atin despite na para bang unfair din sa Kanya that He's the one suffering ng wages ng kasalanan na hindi naman siya nagkasala. Kaya tayo mga kapatid, para bang tayo nang inargabyado, tayo nang ginawa ng masama, tayo pang magpapatawad, it's okay, kasi ito po yung kagustuhan ng Diyos, ito yung kalooban ng Diyos. Kaya don't insist on getting even, be forgiving. And then second point, don't insist on getting even, be understanding. Napakahalaga kasi we cannot forgive others unless first tayo ay understanding. Kailangan tayo ay maunawain, mga kapatid. Kasi ang iba,
Kaya po sila nag-i-struggle na magpatawad sa mga nagkamali sa kanila kasi they are close-minded. Kailangan open-minded tayo, understanding tayo na baka po kaya siya nagkasala dahil sa sabihin natin siya po ay mahina na hindi naman sila tulad sa atin na ka-strong, mga kapatid. Kaya ang understanding is very broad, brethren in Christ, and even Jesus, brethren in Christ, is very understanding God. Hindi siya judgmental, hindi siya nagko-condemn, mga kapatid. Hindi niya hinahatulan ang mga makasalanan, hindi niya hinahatulan yung mga patutot, yung mga publikano. Manapay, di ba nga sabi ng Panginoon, hindi kailangan ng doktor ang walang sakit, mga kapatid. Ang nangangailangan ng doktor ay yaong may sakit. At ang sabi pa ng Panginoon, dagdag niya pa, na pumarito siya hindi para sa mga matuwid, kundi pumarito siya para sa mga makasalanan. Kaya way back then sa panahon ni Jesus ay hindi niya po kinundi na, hindi niya hinatulan. Kanyang naunawaan ng tao ay kailangan ang Diyos at ang tao cannot change by themselves. Brethren in Christ, only God can change them. Kaya ganun din po tayo. Dapat broad-minded tayo, malawak ang ating pangunawa, maunawain tayo sa bawat isa ng mga nagkakasala. Kasi kapag hindi po tayo manawain, sooner or later, brethren in Christ, talagang magdudulot ito ng galit sa ating mga puso. Third point, don't insist on getting even, be tolerant. Yan ang maganda po, yung tolerant na gusto natin na magalit, subalit ating pong pinipigil, ating kinokontrol. Kaya nga, di ba, ang isa sa mga bunga ng espiritu ay ang pagpipigil sa sarili. Kasi there are times, brethren in Christ, na para bang ang mga sitwasyon na ating nararanasan is intolerable. Pero mga kapatid, dahil tayo ay Kristiyano, mga kapatid, kailangan po natin talagang maging mapagpigil. Kailangan mayroon tayong tinatawag na self-control at tayo po ay tolerant. Kasi kapag pinatulan natin ang mali, tayo ang magiging mali, mga kapatid. Kaya mahalaga ho na maunawaan natin ito na tayo po ay tolerant. Ipaubayan na lang po natin sa Diyos, mga kapatid. Halimbawa, inaway tayo ng ating kapwa. Of course, hindi tayo makikipag-away sa kanila kasi pag makipag-away tayo sa kanila, affected yung ating pagiging Kristiyano. Na ang sasabi nila, Kristiyano tayo, born again tayo, mababaliktad tayo, mga kapatid. Kaya let us be tolerant na kailangan para makalakad tayo sa liwanag at maging liwanag tayo sa kanila. Let us be tolerant, brethren in Christ. Di ba po, ang Panginoon is very tolerant. Bakit po? Kasi nung naandun siya sa krus, pwede po siyang magsugo ng mga anghel at itong mga gumagawa sa kanya ng kasamaan ay pwede niyang supukin sa isang sandali lang ng apoy. Pero hindi ginawa ng Panginoon. Naging tolerant siya kasi kailangan niya iligtas ang sangkatauhan. Kaya tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, let us all be tolerant also, brethren in Christ, na palagpasin natin ang mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang ng sino man sa atin. Kaya mga kapatid, again, i-anticipate na po natin na nobody's perfect. Talaga magkakamali. Kaya let us be tolerant with one another. And of course, fourth point, don't insist on getting even, be indulgent. Pag sinabing indulgent, brethren in Christ, ito po yung kindness na sa kabila na nagkamali, nagkulang, nagkasala,
maging mabait pa rin tayo sa kanila, maging mabuti pa rin tayo sa kanila. Bakit po? Kasi ang Diyos din, nung tayo ay mga makasalanan pa, ay actually inibig na tayo ng Diyos, mga kapatid. Ipinadama niya na ang pag-ibig sa atin. At ang sabi pa nga ni Paul, don't you know that the goodness of God ang siyang nag-udyok sa atin para magsisi at magbalik loob sa Diyos? So therefore, brethren in Christ, sa kabila na may mga taong nakagawa sa atin ng kamalian, manatili tayong mabuti at mabait sa kanila. Kaya yun po ang sinasabi ni Apostle Paul din, na gantihan natin ng mabuti ang masama and overcome evil with good. Kasi yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. At in fact, nabanggit ko po kanina na kung nagugutom ang ating kaaway, ang sabi ni Pablo din ay pakanin mo, pakainin mo. Yun po, mga kapatid, dapat maunawaan po natin na hindi tayo gumagawa ng kabutihan dahil mabuti sila. Gumagawa tayo ng kabutihan dahil naging mabuti ang Diyos sa atin, and then in-impart na sa atin ang kabutihan ng Diyos, and it's normal for us to do good. Kaya tayo dapat ay maging indulgent or kind sa bawat isa. And of course, fifth point, don't insist on getting even, be loving. Kailangan tayo ay maging mapagmahal. Mga kapatid, sabi nga, love covers multitude of sin. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng kasalanan. Kaya nga mga kapatid, nung tayo ay makasalanan pa, inibig tayo ng Diyos at hindi niya nakikita ang ating mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang. Because His love covered us. Kaya tumatakip, mga kapatid, ang pag-ibig sa mga pagkakasala. Ganun din po tayo. Bilang mga anak ng Diyos, brethren in Christ, let us be loving. Instead of looking what they are doing, let us value the relationship we have with them. Kasabi ko nga, dapat sa bawat Kristiyano, sa bawat born again, sa bawat mananampalataya, at sa bawat anak ng Diyos, let us always value the relationship we have with each other. Kasi ang iba, konting mali lang, sinisira agad yung relationship. Hindi po. Maging ang Diyos, He's not looking of what we are doing. He's looking who we are in Him. Tayo ay mga anak ng Diyos, kaya hindi po napagbabago. Ano man ang ating mga nagagawa sa Diyos, ay hindi po yan napagbabago. Ang Diyos ay mananatiling mapagmahal, mga kapatid. Ganun din po tayo. Dapat tayo ay manatiling mapagmahal despite of anything, brethren in Christ. And last point, sixth point, don't insist on getting even, be extravagant. Maganda po yung extravagant. I like the word extravagant, na kumbaga para bang hindi mo na kaya pero pilit mo pa rin gagawin for the sake of someone or for the sake of our brotherhood, brethren in Christ. Dahil sa ngalan na tayo ay magkakapatid sa Panginoon, iwasan na po natin ang argument, iwasan na po natin ang misunderstanding, iwasan na po natin ang pagtatalo, iwasan na po natin ang pag-aaway, iwasan na po natin ang pagtatampuhan, iwasan na po natin, mga kapatid, ang pag-iinggitan, everything that can destroy relationship. Then let us avoid all those things, and let us be extravagant, brethren in Christ. Yun ang sinasabi ng Bible, na kapag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa ang kanan. Extravagant, brethren in Christ, na para bang hindi na natin kaya talagang. Actually, mga kapatid, it is very hard to forgive kapag you are involved in the problem, at lalo ikaw yung sinaktan, ikaw ang ginawa ng masama. It is very hard to forgive. Pero kahit mahirap, kahit masakit, ginagawa natin, and we call that extravagant, brethren in Christ. And once we're doing that, nalulugod at natutuwa po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, let us always be extravagant. And to sum up of our today's message,
which entitled Things That You Can Do. Our today's promises, we acronym the word futile, F-U-T-I-L-E. First point, don't insist on getting heaven, be forgiving. Second point, don't insist on getting heaven, be understanding. Third point, don't insist on getting heaven, be tolerant. And fourth point, don't insist on getting heaven, be indulgent. And fifth point, don't insist on getting heaven, be loving. And sixth point, last point, don't insist on getting heaven, be extravagant. And these are the acronym of the word futile, forgiving, understanding, tolerant, indulgent, loving, extravagant. And these are the things that we can do to our brethren, or even to our fellows, brethren in Christ. Kaya in doing so, brethren in Christ, na bibigyan natin ng kaluguran ng Diyos, na bibigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos, ano, and on our behalf, brethren in Christ, nakikitaan tayo ng liwanag, nakikitaan tayo ng pagiging Kristiyano, nakikitaan tayo ng magandang halimbawa sa ating kapwa. Our today's grace, ang biyaya ng Diyos ng pagpapatawad ay sa ating iginawad upang tayo rin matutong umunawa sa mga taong huwad. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ng Diyos ng pagpapatawad ay sa ating iginawad upang tayo rin ay matutong umunawa sa mga taong huwad. To God be all the glory, let us pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa amin. Salamat dahil truly that you are a good, good, good God. Salamat dahil sa iyong pag-iingat sa amin, binabalutan mo kami ng iyong banal na lugo. At sa aming pagising, taglay-taglay namin lagi ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan na galing sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, at malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Salamat din po, Ama, sa inyong provision sa araw-araw, dahil kami na iyong mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. At salamat, God, dahil sa bawat umaga ay may panibagong lang biyaya kayo at panibagong lang pagpapala kayo sa bawat isa sa amin. That's why we expect as your children that we will receive all the blessings that you have stored and prepared to each and every one of us today. Salamat din po, Panginoon, dahil pinagpala nyo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. Salamat, God, dahil kami na naman po ay magiging pagpapala sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, sa aming kumpanyang pinagtatrabahoan at sinigusyo naming pinangangasiwaan. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nakikinig at nanonood whenever they have prayers. Lord, I pray na i-grant you po ang lahat, dahil pinanghahawakan namin ang iyong pangako that whatever we ask in your name, everything will be given unto us. Kaya Lord, sa oras na ito, ang mga nangangailangan ng kaligtasan, grant them salvation. Ang nangangailangan ng kagalingan, grant them healing. Ang nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Ang nangangailangan ng iyong katugunan, grant them your provision. Ang nangangailangan ng iyong paggabay, i-grant nyo po ang guidance mo, Panginoon, kasama ang iyong wisdom, Lord. At ano pa man ang kanilang mga kahilingan, Lord, you are a foreknowledge God, and you know what is in our hearts, and you know what we are praying for. Thank you, God. Thank you, Jesus. At pagpalain niyo po kami patuloy. Salamat, God, dahil tunay nga po na nauunawaan namin na kami ay kailangan maging mapagpatawad, maging maunawain sa bawat isa. And tulad mo, Panginoon, on how you forgive us, we must forgive others. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
And ito po ang aming panalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.